놀라고 나봐. 카이. 마사럽 ba talaga yung spaghetti pag kinain ng ganyan? Mom, sayang wala si Daddy dito. Actually, I'm thinking maybe we should go away for a while. Do something fun. Family bonding, yung ganon. Of course, anak. Kasama ang lola mo. Lola, kasama ka! I think this is the first time na nakita ko po kayong ganito ni Lola. Like, you're really vibing! Anak, I've made so many mistakes in my life. Isa na doon, anak, ang ilayo ka sa mga taong nagmamahal sa'yo. Your Lola loves you so much. Yes, we have our differences, but we have something in common. Kai, we love you. Accredited po ng hospital yung physical rehab facility ng center namin. Karamihan po ng mga specialists namin, dito din po nagtatrabaho. Sige, Kelly, sabihan mo na lang ako magkano aabutin para maka-discount ako. Dito may 25% employee discount naman po ako. At nakausap ko din po yung specialist namin. At sabi niya, pagkatapos ng first phase, i-endorse niya na po kayo sa akin. So, pwede kong i-waive yung professional fee ko. Huwag mo na ilibre yung sweldo mo kasi trabaho mo to eh. Sige po, Tito. Bibigyan ko na lang si Tita Monica ng favorite patient discount. Salamat. Tito, dadaan ako sa bahay. May papauwi po kayo? Ay, kung okay lang sana. Para medyo mabawasan din yung dalayan namin pag lumipat na dun sa regular room. Sabi kasi ng doktor, stable na yung may labs ko eh. Gumagaling na daw yung mga sugat niya. Eh, sa awa ng Diyos, sana magtuloy-tuloy. Para hindi na rin kami abutin ng isang linggo dito. Sige, Tito. Okay lang, sandali lang. Ayos. Sige. Iniimbestigahan na doon ng mga pulis yung kaso ni Monica Magbanwain, di ba? Oh, at ang isa sa pinagbibintangan nila ay si Maggie. What do you think? Si Maggie nga ba? Of course not. Well, I know some people would give up anything para lang maidiin si Maggie. People like Diana. You think hawak niya investigasyon? I'm not sure. Pero gusto kong magkaroon ng independent na investigation sa kaso ni Monica Magbanwain. Yun lang ang protection na meron ako para sa pamilya ko. Lalo na pag napatunayan kung may ibang kamay na nagpapakilos. Thank you very much. Ma'am? May update na ho ba kayo tungkol sa kaso? Kakausap ko lang ngayon sa chief of police. At may anonymous tip daw sila nakuha sa location ng shooter. On the way na sila ngayon doon. Saan po? Tisay, do you know this place? Taga dito lang yung shooter. We'll soon find out kung may connection siya sa mga Veradona. Salamat po. Tisay, I understand galit ka. But it will not be good for you kung makikita mo ang shooter.
Delikado. Plus, mas lalo mo lang palalakihin ang galit sa puso mo. Let the police handle this, okay? Sige, dali sa presinto yan. Paano kung ginawa kang hostage? Kung nagkaputo ka ng baril, hindi lang ikaw mapapahamak. Masisira ang buong misyon namin. Gusto mo bang sampahan kita ng obstruction of justice? Sir, pasensya na po talaga. Alam ko po na mali yung ginawa namin at hindi po kami dapat pumunta. Sir, pasensya na po. Hindi na po mauulit. Pagsabihan mo yung kasama mo, ha? Salamat po. Pasensya na po, sir. Desai, ano ba? Hindi ka talaga natatakot, eh, no? Tama na. Tama na. Nandito na ako. Sorry. Akala ko. Akala mo ba mag-isa ka lang? Sir, lagi mong nakakalimutan, marami kami nandito nag-aalala pa, sir. May amnesia ka ba? Gusto mo paalala ko, sir? Sai, hindi ka dapat pumunta doon na mag-isa. Well, she's safe now. That's all that matters. Alam mo, parang tama si Angge. Mula nung pumasok ko sa bagong siglo, ang dami ng gulo. Sunod-sunod pa. Dapat hindi ko na pinasa yung resume mo. E di sana okay pa yung nanay mo ngayon. Tep, ano ka ba? Kung hindi mo pinasa yung resume ko, edi wala pa rin akong trabaho ngayon. Wala akong insurance. Wala akong pambayad dito sa ospital. Hindi ka namin magiging kaibigan. Mababawasan ng tao yung nag-aalala sa pamilya ko. Deb, ano ka ba? Wala kang ginawang masama. Naging mabuti ka lang na kaibigan. Wala na ako ng kapatid, eh. Ha? Ayokong maiwan mag-isa kasama si Dodong, no? Tsaka, saan kami pupulutin kapag wala ka, ha? Tsaka, naisip mo ba kung paano ko mahirap kung si Dodong lang kasama ko? Hoy, bakit ako? Dapat tong si Tisay, eh. Ano, Tisay? Magsasolo ka na. Divide-divide, di ba? Kaya ikaw, ah, sa susunod, ah. Puro tingnan kita. Sorry na. Hindi na maulit-ulit, ha? Ramis. Dapat lang. Kasi pag inulit mo yun, naku, ako nasasapak sa'yo. Sa ulo mo, eh. Tara na, Angge. Tara na. Anong alam mo? Eh, inutusan lang naman akong bumaril, eh. Sino nag-utos sa'yo? Bawasan mo sintensya ko, sasabihin ko sa'yo. Kailangan muna namin malaman kung totoo ang sasabihin mo. Sino nag-utos sa'yo?
si Maggie Veradona. Ano ba kailangan mo? Nakaswero ka pa ba? Bumukay ang sugat ako. Pwede pa, Jose. Paglalakad lang na wala sa akin, hindi pagiging nanay ko. Papaluhin ko yung anak mo eh! Ganda yan! Ganda yan! Dali, napit. Mahihirapan ka lang eh. Tama. Nay. Sino may sabi sa'yo na pumunta ka doon, ha? Eh kung napahama ka, napatay ka! Ang hirap sa'yo, Tisay, padalos-dalos ka! Puro kasugot! Mamatay-matay kami ng tatay mo sa pag-aalala sa'yo! Ikaw gagawin mo lang basta gusto mo! Kasama sa'yo. Eh ano? Ha? Pababaya ako lang yung ginawa ni Tisay? Hindi porket na ospital ako, walang nanay na mag-aalala sa'yo! Nay... Andito po kasi kayo dahil sa akin eh. Ako po dapat yung tinamaan kung hindi po kayo umarang. Ako po dapat yung nandito eh. Tapos ngayon, baka hindi pa po kayo makalakad. Nay! Anak naman! Anak, hindi lang binti ang kaya ko ibigay sa'yo. Pati braso ko. Pati buhay ko. Ibibigay ko kung buhay mo nakapalit. Wala ko pinagsisihan. At lalong hindi kita sinisisi sa nangyari. Di mo naman kasalanan kung mahal na mahal kita. Ha ha ha.